Hi guys, good afternoon. And today, nandito ako ngayon sa Wingfinity and Beyond dito sa may Tomas Morato. And guys, ang una ko muna in-order while waiting kay Elle is itong kanilang ano tawag dito? Ano tawag natin? Mac and cheese. Tapos, umorder na rin ako ng dalawang flavors ng fries, which is barbecue and sour cream. Pero on the way na daw sa L papunta dito sa Wingfinity. Medyo masama pa rin yung pakiramdam ng aking lalamunan. Hindi ko alam kung bakit. Pero mga clips lang siguro yung mapapakita ko sa inyo kasi ang lakas ng music. Okay guys, ito muna yung aking in-order. Mac and cheese. Tapos ito yung dalawang set ng fries. Flavor ng fries. Barbecue and sour cream. So, ito yung kanilang menu. So, para sa kanilang $349, wala yung mga premium na flavors. Ilagay ko nga muna dyan. Wala. Kasi kapag $349 in-order nyo, walang mga premium flavors, which is salted egg, yung favorite namin dalawa ni El. And kapag $399 naman, lahat yan. Tapos kasama rin dito, merong rice, nachos, pasta. Tapos meron din silang iba't ibang flavors ng iced tea. Tapos itong kanilang mga pasta, merong carbonara, spaghetti, kung pao chicken, hindi ko alam kung ano yan. Tapos kung gusto niyo naman magpa-additional ng dip, na ako, nagpa-add ako ng dip na blue cheese. Pero hindi ko maano guys, kasi hindi ko nalasahan yung lasa ng blue cheese. Tapos umorder na rin ako ng red ice. Ito na yung first batch ng in-order ko na chicken. Merong chili cheese, merong garlic parmesan, snow cheese, tsaka itong salted egg. So yun, malapit na naming maubos. And nadidita na si L. Tapos malapit na naming maubos yung Big Mac. Tapos fries. Down sa 88 Resort. May biglaan akong kasing meeting na kailangan puntahan. So, ayun, napatravel ako. Kanina nandun lang ako sa Tomas Morato. Pero, pasensya na guys. Wala kasi akong ring light. So, ito yung place. Ayan. Pero siguro tomorrow morning ko na lang kayo itutour. Pero, pasok na muna tayo dito sa aking magiging room 4. Andilin. Magiging room 4 tonight. Okay guys, since biglaan nga yung ating pagpunta dito sa may Kalamba, sa may 88 Resort. Lalabas ko muna yung mga things na binili ko kasi kanina nagpunta ako ng 7-Eleven. So, bago ako pumunta or mag-check-in dito, bumili muna ako ng mga foods kasi medyo pricey yung foods nila dito. So, eto, kanina, buti na lang, may nadaanan akong paresan kaya bumili na ako ng pero dito, sobrang init guys. Pero ito siya. Ayan. Konti lang yung dinala ko na damit. Pero ito. Ito na yung binili ko para. So, bumili na ako ng, I think, 4 ba? 5 na rice. Tapos, ayun. Ayan. Nilagay ko na dito yung bag ko na solo bag. Tapos, ayun. Bumili naman ako kanina sa may terminal ng bus. Ng may natapong kasi nakiba pang mga snacks na pwede mong kainin. Tapos bumili din ako ng sabon, mouthwash, ano pa ba? Bulak. Tapos ayun, hala, natapon yung biscuit ko. Pero guys, update na lang ako yung mamaya kasi mag-ayos pa ako, kailangan ko pa kumain. And first things first, ito yung room ko dito sa labas. Pero ayan, tomorrow morning papakita ko sa inyo yung view. So ito yung aking room, 508. And buti na lang kamo guys, naka-crocs ako. And pagpasok sa loob, ito yung ayun yung itsura. Hindi pa siya masyadong malamig, pero lalamig din yan maya-maya kasi kabubukas pala ng aircon. So dito sa side, meron silang TV, meron silang parang cable box, and ayun, merong mirror, tapos meron ding blower. Andiyan dyan na yung mga foods na binili ko kanina. Tapos bumili na lang din ako netong water. Ito yung aking vape. Tapos dito sa side, ayan, ito yung aking personal bag. Nilagay ko na lang dun sa backpack. Tapos ito yung aking mga pinamili. Ayan, bumili lang ako ng mga snacks. Ito, sabon, mouthwash, and ako lang naman dito mag-isa sa room guys kasi sa LD ko na siya nasama kasi meron siyang pasok sa work. And meron ding maliit na ayun,
Meron ding maliit na ref. Tapos ayun, merong dalawang coffee mug, tapos merong electric kettle, merong long table, ayan, maganda kasi dyan ako mag-work later. Tapos dito naman yung side table, wala nga lang lampshade, tapos dito yung sabitan ng damit, and meron din silang extra 2 towels, tapos eto na yung kanilang restroom, and don't forget, AC. Eto yung kanilang restroom guys, sobrang simple lang, and ayun, eto meron silang mga shampoo, conditioner, tapos merong sabon, meron ding dalawang toothbrush. So, ayan, ito lang naman yung itsura nung kanilang CR. Ayan guys, kakatapos lang ng aking meeting, and ang gagawin ko, magtitimpla ako ng, lagay ko muna kayo dito. So guys, ang gagawin ko, magtitimpla lang ako ng energy for drink. So, itong electric kettle, since malayo yung pagsasaksakan, dito ko na lang siya isasaksak sa lalim ng TV. And mag-a-apply ako ng... Ayun, okay naman na siya. Init na yan in a while. So, ngayon guys, mag-a-apply ako ng... Siyempre, hindi ako nakapagdala ng RDL kanina. Kaya nung pumunta ako ng supermarket, naisip ako na bumili na rin. Tapos bumili na rin ako ng... cotton. So, ayun, lapag ko lang kayo dyan. So, sobrang biglaan lang nitong trip na to guys. Kasi... minsan sa work ko talagang ganun, talagang papapadpad ka or papapuntahin ka nila kung saan. Eh hindi ko pa pala naayos sa pinagkainom ko pero hindi ko na ipakikita sa vlog. Anyway, so bukas mga around 9 AM, kailangan ko na rin bumalik ng Manila kasi marami tayong tatapusin. And marami akong naka-line up for Friday na trabaho. Pala, ito, meron ako isang Century 2 na. Pero siguro tomorrow ko na lang yan. Ano yan? Kukunin ko muna yung binili ko na milk. Tapos, iinom na rin pala ako ng sleeping... Ayan, narinig nyo guys na kumukulo na yung aking water. So, iinom lang ako. Tapusin ko lang itong paglalagay. Tapos... inom na ako ng... okay na siguro to. Hindi ko na paanoin kasi ito na yung naging routine ko since nga na... ewan ko ba kung ano nangyari pero bigla na lang akong naging consistent sa paglalagay ng skincare. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil RDL lang yung nahiyang sa aking face pero inom muna ako na itong Nitol kasi... kapag may mga chance na nahihirapan ako mag-sleep, umiinom ako nito para makatulog ako agad. And para sobrang hibing yung tulog ko. Kasi minsan, mga alas 4, alas 5, hindi pa ako nakakatulog ng umaga. So, kailangan ko lang munang inumin to. Don't get me wrong guys, bakit ko tinutungga? Kasi ito na talaga yung binili kong water. Hindi na ako bumili ng mga maliliit. Although meron naman dong complimentary. Yun nga lang kasi may bayad yun na 70 or 80 pesos. Pero, ayun, bumili na lang ako ng malaki sa may 7-Eleven. And ako lang naman po yung iinom mag-isa. So, okay lang na tunggain ko yung aking water. Good morning guys. So panibagong araw. Panibago. So ayan, ang agenda ko today, kukuha, magi-claim ng breakfast. Meron kasing free na breakfast pero hindi siya naka-buffet. So, nagising na ako kanina mga 6, nalipungatan ako tapos ayan, open ko lang yung lights. Then, ang ginagawa kong routine sa morning, nag-inom ako ng water. Tapos, buti na lang meron akong cup noodles dyan. Kasi, ayun yung pinaka-noodles ko. So, samahan niyo ako guys kasi magki-claim tayo ng breakfast. Ang gulo ng buhok ko. Okay guys, nakalimutan kong dalhin yung susi. Kaya kanina, paglabas ko, nailock ko siya, tapos yung susi na dun sa road ng room. Pero, nagawa naman nila ng paraan. So, daladala ko yung aking cup noodles and papunta tayo ngayon sa kanilang
restaurant. Guys, ito yung aking breakfast. Ayan, kumuha lang ako ng kanilang side dish kasi ito yung unlimited. So, merong gulay. Tapos, ang kinuha ko lang hotdog. Ito, nag-additional ako ng rice, tapos gulay, kimchi, tapos yung aking cup noodles para may pambalanse na sa bag. Dahil tapos na tayo mag-breakfast, ayun, sobrang nasulit ko naman yung breakfast ko kasi bukod dun sa free na breakfast, meron pa silang free na side dish which is merong coffee, merong gulay, tapos merong kimchi. So, ito lang yung kabuuan. I think Mount Makiling itong bundok na to, guys. So, ayun. Ito ata. Tapos, nag-decide ako na ipakita na lang yung mga swimming pools kasi since hindi naman ako mahilig mag-swimming, so check niya na lang yung mga pools. Yung first pool, guys. Itong pool na to, hot spring siya, so mainit. Ayun yung temperature, nasa 43.4. Kaya ito hot. Tapos yun dito naman sa kabilang side, ito naman yung malamig. So, pwede rin mag-swimming dito yung bata kasi meron ding fountain na ganyan. Tapos, ayun, tanaw na tanaw yung bundok ng, I think Mount Makiling ba yan? Pero ayan lang. So, ito yung first two pools. Tapos marami pang pool doon na nakalagay. And ganito yung itsura ng kanilang mga villa. Yung akin kasi maliit lang kasi good for one, pero ito yata for good for family to na cabin. Ayan, ito lang yung place. Marami pang mga houses dito, pero ito kasi maliit lang to. Tapos ito talaga yung good for family use. So balik na ako sa room kasi pina-open ko kasi nga iniiwan ko yung suit. Time, guys. So ayun, inagaan ko yung pag-uwi ng Manila para hindi ako ma-hassle kasi meron pa akong ibang mga agendas na gagawin doon, tapos may mga attendant pang meeting. And hopefully sana hindi tumagal ng 2 hours yung travel time ko pabalik ng Manila. So sorry ko lang tong susi. Tapos good to go na. And may kailangan pa pala ako i-settle kasi meron nag-additional rice ako kanina. So, kailangan ko muna i-settle yun. Tapos, good to go na ako. Papunta ng Manila.